yun nga, nakikita niya yung foreign policies patungo nga doon sa pag-rise ng tension and baka nga mauwi sa gera. Your comment on that, because you're saying kanina, sir, na this is the time that we have to be united and support the president with his decision. But on the other side, there are other lawmakers na urging the AFP to withdraw the support from the president. Inaasahan naman natin, pasabihin ni Congressman Alvarez na kaibigan din natin, makakakong din yun. Pero, syempre, kanya-kanyang point of view, pero ako, hindi ganun na. Wala nang mangyayari sa bayan natin kung ganito tayo na yung merong gusto natin palitan yung presidente, tapos na tayo doon. Dapat hindi na tayo nakakarating ng mga ganun. Ganap. Kasi hindi yung makakatulong sa ekonomiya, hindi yung makakatulong sa lahat ng bagay, lalo na sa harapan ng kung sino man ang gusto nating awayin. Na tayo mismo dito sa Pilipinas, hindi tayo sumusuporta sa leader natin, hindi maganda. Ako, para sa akin, kung ano man ang opinion, political yun. Political yung opinion ni Congressman Alvarez. Opinion niya yun, palagay niya, yun maganda. Pero sa akin, ang opinion ko, huwag sana tayo dumatito. Tapos na tayo. 2024 na po. Wala na po tayo sa 1986 o ano ba. Mag-move on naman po tayo, mag-move on. Yung opinion ni Congressman, that's step from the forced suspension of Governor Sumali. Ako, nabalitaan ko yun. Nagmuntun doon sa... Siyempre, kanya-kanyang version, narrative. Siyempre, may narrative yung Governor, may narrative din ng executive. Ano? Pero ako, sa totoo lang, yun ang lagi kong pinakikipusap. Sana, itong mga nagaganap sa bansa natin, huwag natin kalilimutan ang saligang batas. Kailangan meron tayong due process sa lahat ng bagay. Sayang naman kung meron tayong mga ganitong mga pangyayari na may mga nagre-reklamo na galing pa sa malalayong lugar. Hindi natin ito kailangan sa ngayon. Sana, maayos itong issue na to. Kasi sunod-sunod na ang reklamo, walang due process. Hindi maganda yun para sa bayan natin na may sumisigaw na hindi sila nakakuha ng justisya. Sana matapos na yan. No? Hindi yan healthy para sa atin, lalo ngayon. Kailangan lahat ng tao sa Pilipinas may due process. About due process, sir. Right now, meron akong mga arrest order laban kay Pascual Quiboloy from the court, from Davao and Pasig RTC. So, will you advise na po kay Pastor Quiboloy, considering a court na po yung arrest warrant na sumuko na po siya? Yan naman po lagi ang ating panawagan sa ating mahal na kaibigan at mahal na compatriot kay Pastor Quiboloy na total ito po ay nasa Cortina. Mas maganda po sana na makapagpakita na siya. So, para po, alam niyo kasi yung mga ganitong bagay katulad ng una kong interview sa inyo. Sana naiwasan yung mga ganito na mga ganap. Pwede namang ginawang matahimik. Ito tayo ngayon. Dagdag budget na naman ito sa mga kapulisan, sa kapundaluhan. Siyempre, may task force. Huliin si Pastor Quiboloy. Hindi lahat ito pabor sa kaban ng bayan. Sana. Meron lang dyan ngayon. Meron ng operation, sana lang magdasal po tayo na walang mangyari violent
sana maging mapayapa. Kasi katulad ng sinabi ko noon, napakahirap na samahin natin sa isyu na to ang faith at politics. Ang hirap po niya, kumbaga, ang dami tao masasaktan dito sa isyu na to at pananampalataya nyo. Mahirap tayo maipit sa gitna pagka pinag-isama ng pananampalataya. Totoo lang ito, inaantay po namin hanggang ngayon yung desisyon kung kailan kami makakapag-hearing patungkol po sa pagtanggal ng franchise ng SMA. Hanggang ngayon, naantay po namin ang desisyon kung kailan kami makakapag-hearing. Kasi ang dami na po dyan, ang dami na naging nagbigit, ano na siya yung kaso ni Pastor kasi, nag-domino na. Umabot na hanggang sa SMA na, freedom of the press na. Isang programa lang yung sinasabi na nagkaroon ng pagmamalabis, pero yung buong istasyon ng tinanggalan, yung mga ganun ba? Asan ang due process na naman doon? Ang kawalan po, napakadaming issue sana na pwede natin pag-usapan sa hearing, pero wala pa po, hindi pa na schedule ang hearing nito. Sir, what are issues na yung kay Pastor? Yung mga nangyayari po sa kanya, do you believe that it is part of a political process? Definitely. Kaya sana, ang pakiusap ko, kung political issue natin kay Pastor, huwag natin damay yung religion. Never natin itatouch ang religion. Nakakatakot siya na pakialaman natin. Identify kay Pastor, kakanselin na natin yung kanilang mga inisyo ng PNP. Wala naman silang kaso, siguro. Kasi dito sa bayan natin, hanggat hindi ka pa napapatunayan na may kasalanan, mahirap na sasabihin natin kanselin kagad yung kanilang mga territory o entak nila. Kasi kailangan may proseso nito, kailangan magpatunayan muna na sila ba ay may nagawang kasalanan. Kasi minsan, yung mga ganun na ang hirap pa rin, napakahirap na parang pahirap. Kasi ako, nangyari sa akin yan, ilan sila yung mga baril ko pa rin, kung sumuporta tayo sa 2013 na gulo sa dahan ka. Nangyari sa akin doon, nakansi na lahat yung hindi ko alam, biglang tinansi na lahat yung ano ko, yung permito o lahat yung tinansi na. Nakulat ako, sabi ko ba, parang naman yata ang aking karapatan nasa kasahan yata. Pero ang nilabas nila, yung mga ex-convict, hindi pwede magbaril. Kaya wala akong nagawa. Dumating lamang yung aking absolute pardon, kaya ako nakakuha uli ng baril. Pero sabihin, sana, yung mga ganitong bagay, huwag na natin palakimba. Yung mga supporter ni Pastor, natural lang silang makapagsalita dahil sa kanila, pakiramdam nila, naape yung kanilang Pastor. Huwag lang sana, pakipusap lang natin dito sa mga kaibigan natin, maging kalmado po kayo. Hindi solusyon ang karakasan. At tatandaan po natin, si Pastor ay lingkod ng Diyos. At ang kanya pong dinadaanas ngayon ay isang pagsubok sa kanyang pananampalataya at sa pananampalataya ng tinatayuan niyang Diyos.
At isang bagay ito na nagpapatuloy na kapag kabalaki tayo sa pagsuko, ibig sabihin malaki tayo sa Diyos. Kaya siguro po, ang gawin na lang natin, manalangin tayo ng kapayapaan. Kung ano man ang mangyari, sumurrender pa si Pastor o mahuli, na walang karahasan na mangyari. Sir, sir, when you say setting aside politics, do you mean we have to simply ignore the complaints of the tinatawag natin politically motivated cases? Kasi alam naman po natin na yung ganitong bagay, hindi natin maiiwasan na magkaroon ng kulay politika. Kasi alam naman natin yung mga naganap noong panahon na administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at sa administrasyon ngayon. Siyempre, hindi naman po tayo mga bulat. Alam naman natin yun na number one na supporter ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, si Pastor Kibuloy. Number two, lumaban yan sa mga NPA, sa mga komunista. Eh, hindi naman po natin maipagkakailatin na karamihan sa mga sumusuporta ng laban kay Pastor Kibuloy, may kinalaman sa politika. Sir, nang-encourage kayo na sana maraming pumasok sa military reservist. Recently, nag-oath taking si Senate President Subiri bilang Army Reservist. At sabi niya, nangingkayot na rin siya sa marami na magpa-enlist kasi nga because of the situation and at the same time para prepared tayo in case may mga calamities. Ano po ako, sa katunayan, napag-usapan na po namin yan ni SP at sabi ko nga sa kanya, pag nakagraduate yung mga magiging reservist natin, meron ka ng sugalo dito sa Senate. Meron pa ng private army. Di po, kasi bilang tayo po ang pangatlong sangay ng gobyerno, kailangan lamang po talaga na yung pagsiservisyo natin sa gobyerno, eh, kasama dyan ang pagiging reservist. Kailangan automatic na tayo ay magbigay ng servisyo sa bayan. Hindi naman po pwede palating sa kalamidad o kahit anong maganap sa bayan natin, eh, iiwan na lang natin ang gobyerno. Hindi po po pwede. Kailangan anuman ang mangyari, kalamidad o gera man yan, kailangan ang gobyerno tumatakbo. Para ang bayan natin, ang mga taong bayan natin, ang ating mamamayan, huwag silang mawalan ng fighting spirit. Anuman yan, kalamidad man o anuman gulo. At naniniwala po ako na dadami ba dito sa Senate ang mag-reservice. Kasama daw ang press corps. Oh, may balita ako, yung mga press corps daw na kasama sa reservice. Kaya excited ako eh. Sa Sparrow, no? Binalita sa akin dyan. Binalita sa akin. Sabi, meron daw bang susunod na class para sa press? Major class. So, aside from Senate President Subiri, sino na po yung iba pang mga senador na express ang intention? Malalaman po natin yan pagbalik ng session. Ang alam ko po kasi sa ngayon, ang mga reservist si Senator Bongo, si Senator Tolentino, pinakamataas sa amin, alam ko si Senator Tolentino, Brigadier General yun. Si Loren. Joel Villanueva ba? Si Sen Joel. Sana yung iba din. Ang inihingi ko ma'am, sana yung mga patuloy na developing issues sa Pilipinas na yun. Sana ma-encourage yung mga kapatid kong senador na ipasa na yung mandatory. Sana maintindihan. Alam ko naman, intindihan nila. Alam ko naman, nakukuha nila yung point namin. Pero hindi ito yung panahon na para pagdibatihan. Hindi ito yun. Pwede naman natin yan i-amend eh. Kung sa palagay nila dumating yung panahon na hindi na natin kailangan, i-amend natin. Pero ngayon, nakikiusap po ako sa inyo, kailangan po natin ito gawin. Hindi
Inassure ho ni SP na bibigyan niya yung priority once na mag-resume yung session this April 29, yung mandatory ROP. Napakagandang balita po. At sana po pagka dumating ang punto, eh meron na akong class ng press report. Hindi ba? Alam niyo, magandang experience yun ha. Para pagka-graduate mo ng basic military training. Sasakay tayo ng Philippine Navy o ano ng barko. Pupunta tayo ng Red, mababasa tayo. Ramdam-ramdam natin ng patriotism natin. Kaya ba namin, sir? Kaya natin yun. Kaya-kaya po yun. Meron mong pinakamatatapang dito sa Senado, yung fresh school. Yan ang leader namin, sir. Walang inuulo yun. Thank you, sir.